So, hello. Ngayon, turuan ako kayo kung paano makagawa ng basic CAD o yung tinatawag nating computer assisted design. So, makakatulong to sa mga iba't ibang klaseng graphic design natin, 'di ba? Para makagawa ng mga three-dimensional objects. So, for example, pwede niyo itong gawin as reference kung gagawa kayo ng package design. Sabihin natin gagawa kayo ng mga booth, gagawa kayo ng mga kiosk. Yan, makakatulong sa inyo to. Especially kung hindi kayo masyado familiar sa mga 3D applications like sabihin natin Maya or Google SketchUp, 'di ba? Ito yung parang gateway design na madali para simulan at matuto yung sa principles ng three-dimensional designs. Okay? So, gawa to ng itong Tinkercad. Tinkercad.com. Yan, Tinkercad.com. Gawa siya ng Autodesk. Yung Autodesk, kilala sila sa mga iba't ibang applications, especially 3D applications. Meron din sila mga painting applications. Kung narinig nyo na yung mga tawag doon, mga apps nila. Hanapin nyo lang sa Android or Apple Autodesk. Makikita nyo iba't ibang apps. Pero balik tayo. Digress lang ako. Balik tayo sa Autodesk. Kilala sila sa mga 3D applications nila like Maya, ganyan. Okay, mga Fusion 3D. So anyway, itong Tinkercad, basically, ginawa siya ng mga designer or ng mga nagko-code para talaga sa mga kids. Pero yung power niya, malakas din siya para gamitin natin tayo mga young adults or adults, okay? So yan, puntahan nyo lang Tinkercad. So, ang Tinkercad ay isang web application na libre. Libre siya, okay? Para makagawa tayo. So, ano ba ang web app? Ang web app ay nakabase siya sa internet. Hindi siya ini-install. Hindi nyo na kailangan install. So, lahat browser-based gagana siya sa browser nyo lang. So, ang catch dito ay gagawa lang naman kayo ng account. So, join now. Yan, makakapili kayo kung educator, students kayo, create personal account. So, siguro personal na lang muna gamitin nyo since wala naman tayong link sa Tinkercad or sa Autodesk na account. Okay? So, yan. So, okay. Pag nakagawa na kayo, ganito yung mangyayari dyan. So, okay, meron na akong account dito. So, ngayon, mag-create new design tayo. Yeah. Tayo natin dahil internet siya nakabase, so naglo-load. So, yan. Ito yung work plane nyo. Okay? So, ito rin yung sa 3D, ito yung tinatawag na floor nyo. Okay? So, yan. Ito yung UI. User interface ng Tinkercad. So, simulan natin sa taas. Ito yung auto-generated na name. So, pwede nyo palitan yan. Okay. Sample, Tinkercad. Yan. Okay. So, intro. Lagyan natin intro. Okay. So, yan. Tapos, itong taas, makikita nyo naman, pag hinold nyo, yung hover, hinover nyo, tapos wala kayong ginalaw, lalabas yung ibig sabihin ng mga icons na yan. So, which is katulad ng ibang design applications na ginagamit natin, 'di ba? Like Photoshop, Illustrator, okay? Nilalabas yung mga information. So, 'yan. Paste. Okay, self-explanatory, basahin niyo na lang. So, 'yan, undo, redo, ganun din, shortcut Control Z, whatever, Command Z kung Mac. Okay? So, ito yung viewport nyo, yung ito yung para magalaw nyo yung work plane nyo. So, pag-click nyo yung top, sa top. Pag-click nyo itong arrow na to, sa back. Tapos right, vice versa. Ganun lang yun. So, makikita nyo naman. So, bottom. So, pag hinold click nyo naman, magagalaw nyo. Pag hinold click nyo dun. Okay? Pero, may way din para magalaw yung work plane na hindi nyo na kailangan i-click dito. Especially pag nagde-design na kayo. Parang babalik pa kayo dito, medyo matagal. So, dito, pag hinold left click nyo lang, walang mangyayari. Parang nagse-select lang siya. May selection lang siya. Marching ants. Pero pag right click yung ginamit nyo, yan. Right click. So, magagalaw nyo pag right click yung ginamit nyo click. Okay, hold, right click, then move.
Bitaw, hold right click, then move, bitaw, yun. Okay, next is itong home, home view. Pag-click nyo yan, babalik lang kayo sa pinaka-basic start niya. Mag-home view siya. Okay? Tapos ito, fit all in view. So, hindi siya gagana kapag wala kayong object. Mamaya, papakita ko sa inyo yan kung paano nangyayari yan. Pero, dito muna tayo sa zoom in. Word itself, zoom in. Zoom out. So, just like any other design applications. Okay? Tapos ito, ito yung view. Orthographic. Kumbaga, pag orthographic, flat view yan. Pag-click nyo yan, di ba, magkakaroon ng perspective. So, ayan o. Parang weird yung perspective niya, di ba? Pero yun, perspective siya. Pero pag in-orthographic nyo, ayan siya. Okay? So, from time to time, may mga purpose yung orthographic, pati yung perspective. Okay? Especially when 3D modeling talaga, rather than CAD. Yan. Okay, your perspective. Okay, so start na tayo dito sa taas naman. So ito, itong mga to, in basic information naman yan. Hover nyo, ayun o, makikita nyo, makapag-invite kayo ng tao kung gusto nyo may gumagalaw din sa design nyo. Diba? Bricks, tapos blocks. Tapos nandito tayo sa 3D design. Okay, sige, mamaya explain ko yan. Pero ngayon, maglagay na muna tayo ng object. Okay? Ito, show shapes panel. Pag naka-close yan, kiklik nyo lang yung arrow na yan. Yan. So, ito, meron tayong iba't ibang shapes. Diba? Yan, may mga form na yung shapes natin. So, for example, box. Yan, may box. So, balik tayo dito. Sa fit view selected shapes, pag-click nyo yan, mag-zoom in dun sa certain selected shape na sinelect nyo. Okay? So, zoom out ko lang. Zoom in, zoom out, mouse wheel. Okay? Tapos, para magalaw nyo yung camera nyo, mapan nyo to the left, mapan nyo to the right, click nyo yung mouse wheel. Yan. Kung naka-mouse kayo. Pag hindi, click nyo yung, i-hold nyo yung control and shift. Tapos right click pag wala kayong mouse wheel. Pero most of the time may mouse wheel na. Pero pag naka-tablet kayo, ay, naka-pentab kayo, yun. Click nyo yung control and shift. O pag Mac, command and shift. Okay, command and shift pag Mac. So makakapag-panning kayo. So rotation, right click lang, pag-panning, command shift. Or hold middle scroll wheel. Yan. Okay? So, that's it. So, game. Balik tayo sa shapes ulit. So, ayan. Makakapili kayo. Tapos, may itong work plane nyo. Diba? Pwede kayong gumawa ng panibagong work plane. Diba? Or, pwede kayong mag-ruler. Diba? Pwede kayong sukatin. Pwede kayong mag-ruler doon. Okay? Notes. Pwede kayong mag-notes. Okay? This is a box. Diba? Especially kung may ka-collaborator kayo. Okay? Pero, sa purpose natin ngayon, wala muna tayo ng mga ganyan-ganyan. Okay? So, yan. So, okay. Sa setting na to, kung makikita nyo, pag sinelect nyo yung object nyo, merong iba't ibang choices. So, yan. Kita nyo naman, radius, kung paano magko-curve, yung steps, diba, kung gaano siya kaswabe. Zoom in natin. Diba? Yan, radius. Okay, hindi lahat pare-pareho, guys. Ah. Hindi lahat pare-pareho ng setup niyan. Hindi lahat may pare-parehong setting. Okay, ano yung sinasabi ko? Maglagay tayo ng circle. O, pag kay circle, ay kay sphere, circle flat lang siya. Pag sphere, 3D na. Okay? So, pag steps, syempre, masaswabe. So, dahil nilow poly mo, pero pag hinay poly mo yung steps, di ba? Dadami yan. There you go. So, mas kumikinis siya. Okay? Tapos, etong hole, ano ba tong hole na to? Ito yung magki-clear ng box nyo. Kunwari, meron kayong object na gustong
makita yung ganyan, tapos pwede yung balik. Select nyo to, gawin nyo solid ulit, ba? Diba? Pero, meron din purpose si hole. Yung hole na yan. Okay? Pag hinole nyo yan, tapos, ginamitan nyo na itong mga to. May group, ba? Diba? May ungroup, okay? Show all. Pag may hide, hinide kayo. Game, sampulan lang muna natin. Pwede kayo mag-crop. Pag sinelect nyo, hold nyo yung left click, then drag nyo, makikita nyo naman, may kulay red na lalabas na marching ants. Pag renew nyo, dahil may hold kayo doon, sinabi niya hold, bubutasin niya yan. Ayan. Okay? So, pag nagkamali kayo, ayaw nyo ng ganyang hold, i-ungroup nyo lang. Pwede nyo i-move ulit, tapos select them all, group, hold. Okay? So, na-chop nyo using hole. Okay. Tapos, ito, mirror, pag-click nyo yan, may mga lalabas dyan na signifier kung saan nyo imi-mirror. Nyari, ito, mi-mirror ko sa left to right. So, yan. Parang reflect lang naman yan. Ayun na siya. So, nami-mirror siya. Depende sa clinic nyo. Nyari, itong roof para mas kita natin, pag nireflect ko yan, ay sorry, reflect ko yan, ayun o, no? Ito yung clinic ko. Siyempre, pag left to right, pati ito, hindi alata kasi consistent yung ano niya. Pero pag pataas, mag-inverted triangle siya. Inverted pyramid. Okay? So, delete. So, okay. Ito, makikita nyo, self-explanatory din yan, babasahin nyo lang. Yan. Papili kayo kung gusto nyo letters. Okay? Kung components man yan. Ginagamit din itong Tinkercad sa mga nag-a-Arduino. Kumbaga gumagawa ng mga basic na chips. Ayan. Actually, maganda rin siya dyan para sa mga, ayan o. So, lalagay sila ng mga chips dyan. Mga nagro-robotics. Ayan. Para malaman nila yung ano nyo na yan. Kung paano nila ikakabit yung mga wiring, whatever. Okay? So, powerful siya. Kung titignan nyo talaga mabuti, marami kayong magagawa sa kanya. Tapos, explore nyo to, yung mga tools na yan. Pag scribble, basically, isa sa maganda sa Tinkercad, makakapag-drawing kayo. Tapos, yung flat, alay nyo, for example, pag dinan nyo, ayun, may perspective, ay may view pa siya. Pag dinan nyo, ayun. Tapos, kung gusto nyo i-rotate, pwede. Okay? So, game. Balik ulit tayo sa basic box. Okay. So, meron tayong box, di ba? So, merong coordinates or merong parang points talaga yung 3D. So, merong X, Y, and Z. Okay. Madalas X, pataas. Pwede rin siya maging Z. Pero X, Y, and Z lang naman yung isipin nyo. Ayun lagi yung term. So, kunyari, eto X. Itong gawin natin blue or something ibang kulay. So, click ko to, yung box. Ayan, X. Tapos, Z or Z sa area na to. Tapos, Y. So, ayun, may mga coordinates. Tapos, pag iaangat mo, ito, gagamitin nyo pag iaangat nyo yung object. Ayun, no, magkaka-shadow. So, it signifies na naka-elevate. So, balik muna tayo. Pag ito, yung clinic nyo, yung mga puting buttons na yan, ay puting boxes na yan, or squares na yan, magpapalit siya ng extrusion. Okay? Tapos, pag ito, yung count, pag yung mga nasa dulo, okay? So, lahat ma-affect pag yung mga corner yung clinic nyo. Okay, pero pag itong mga nandito sa gitna, mga ano lang yan. Mga side-sides lang nila. So, mas may control kayo. Okay? So, gumagana rin yung, i-hold nyo yung shift. Ha? Pag hinold nyo yung shift, for example, sa corner, hinold ko yung shift, tapos, minove ko, so, constrained proportion siya. Sabay-sabay silang lalaki. Pero, pag hindi ko hinold yung shift, ayun, mas free transform yung gagawin nyo. Okay?
So, just like any other design application, pag in-hold nyo yung shift naman, constraint proportion siya. Okay, sige. So, makikita nyo na rin, pag hinover-over nyo, yung sukat. Kung saan man yun. Kunyari, eto, hinover ko dito sa corner na to, makikita ko yung pataas, di ba? Yung paside, o ano yung laki niya. Tapos kung gaano siya kakapal, 3.10 millimeter. Okay? So yan. Pwede nyong galaw-galawin yan. Tapos, kung mapapansin nyo, pag nilalakihan nyo, nag-i-snap to 1mm siya. Kung ayaw nyo mag-snap to grid, ayan, makikita nyo yung grid, di ba? Ayan yung mga grid. Click nyo lang tong ilalim. Yung snap to grid, pwede nyo i-off. Bahala na kayo dun. Okay? So, pwede nyo rin edit yung grid nyo kung gusto nyo ba inches yung binabasa nyo. Okay? Update grid. Mas inches siya. Pero ang madalas kasi ginagamit millimeter para mas precise. Okay? So, yan. Especially kung gagawa kayo ng bahay or gagawa kayo ng booth nyo, ng mga kiosk. Siyempre, dapat sukat na sukat dapat para mas okay. Pero kung magaling na kayo magtansya, mag-inches kayo. Anyway, so, ingat ko. Okay, yan. So, ngayon, ano tong mga to? Yan. Icon itself, it means rotation. Zoom in tayo. Rotation yan. So, may dalawang klaseng rotation. Kung makikita nyo, yung mga malalaki, mas malalaki yung movement niya. Pag maliliit yung lines, mas incremental, mas dahan-dahan lang. So, yan, increments lang siya. Ayan, lumalabas pa yung degrees kung gaano nyo siya inikot. Yan, pag malalaki, okay, again, i-hold nyo yung certain rotation na yon. Tapos, ilagay nyo kung saan nyo gustong i-move. Kung gusto nyo bang maliliit o malalaking yung usog. Maliliit, yan. Tapos next, ikot ko yung camera. Ibang side naman yung i-rotate ko. Pag ano naman. So, ayan, maro-rotate nyo siya in any direction na gusto nyo. Yun lang yung rotation na yun. So, from there, iba't iba na talaga yung magagawa nyo sa Tinkercad. Okay, i-explore nyo na lang talaga. So again, pwede kayong mag-group ng mga objects, mag-merge yan. Ang pinaka-merge talaga nila, grouping lang ah. So yan, mag-merge. So, kung gusto nyo i-retain yung kulay, click nyo yung multicolor. Pero, as a group yan. Okay? Color, tanggalin kayong multicolor. Magiging one color siya kung ano yung green loop ko. Tagdag tayo ng cone dito. Group. Oh, pero pag minulticolor ko yan, multicolor, kung ano yung nakuha niya last. So, okay, tapos, kung gusto ko mag-cut, ano yung gagamitin natin? Hole. Maraming, may mga shapes na may hole. Kayo na bahala kung paano nyo i-explore yung hole na yan. So, bubutasin ko to. Yan, matitira lang ay mawawala yung may dark spots or dark area. Pag ganun pa rin yung kulay, 'di ba? Matitira siya doon, magstay siya. Sorry. So 'yan, binutas ko. So 'yun, yung purpose ng hole din. Okay? So what I want you to do is explore muna tong application na to kasi marami tayong magagawa dito and marami tayong matututunan dito sa app na to. Okay, last pala, bago ako mag-end sa video na to, medyo mahaba na rin kasi. Okay, eto, import and export. Pag-aralan na lang muna natin tong export. Yan. Para, kung gusto nyo na ng 3D file nyo, OBJ guys, mag-stay yung materials nyo. STL for 3D printing. So, mas light yung mga yan. Okay? So, sulat naman for laser cutting 3D print. So, OBJ na lang muna. Sabihin natin, OBJ, export ko. So, again, magdidepende yung export nyo kung mabilis yung internet nyo. So, yan. Tsaka, ulitin ko, auto-save si Autodesk Tinkercad. So, hindi nyo kailangan hanapin yung save button. So, ngayon, na-render ko na siya. So, ito yung file. Ito yung OBJ file.
So, ayun yung 3D. So, na-export siya as 3D. Mukha lang siya madumi eh, pero pag inayos niya sa mga 3D application. Okay? Sige. Maraming salamat. Next lesson na lang. Next video. Okay? Peace.